kan bisa ya. Umaga po muli sa ating lahat. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat po tayo ay makipagbukas sa aklat po ng unang Pedro. 1 Peter chapter 5 from verse 6 hanggang verse 9. Ang sabi po ng 1 Peter, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that the proper time He will exalt you, casting all your anxieties on Him, because He cares for you. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. At dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umatungal at aali-aligid na umahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyong hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Ganda po, no? Excuse po sa glit. Ayan, nais ko pong ibahag din sa inyo ay ang digmaan ng sanlibutan. At ang ating pong tatalakayin sa umagang ito ay pasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Yan po yung sinasabi. At kung titingnan po natin ang aklat po ng Unang Pedro, chapter 5 from verse 1 hanggang 11, ito po yung tinatawag na shepherd the flock of God, ang pangangalaga sa kawan ng Diyos. Tayo po ay naririto sa digmaan ito. Digmaan na hindi pisikal, digmaang hindi literal na digmaan, kundi digmaang pang-espiritual. Katulad po ngayon, kapag ka ang kalaban mo ay dumikit sa iyong pisikal na katawan, ay mahahawaan ka niya. Di ba? Kasi hindi mo naman kita eh, hindi mo naman alam eh. Kaya nga minsan, ang tadana ay mapagbiro, ang sabi nga po. Pakaingat po tayong lahat sapagkat yung ating binubukan ng ating mga labi, ang hindi natin alam na yan ay bumabalik po sa atin. Lalo na po kung ang Diyos ang ating sinusubok. Di ba? Kaya ano po ang sabi sa verse 1, verse 6? Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. So kung nais mo po ay
isang mabuting Kristiyano at nais ko maging isang mananagumpay na Kristiyano. Ulitin ko po, tatlong bagay lamang po ang nais kong iwanan sa inyo, ay apat na bagay po ang nais ko pong iwanan mensahe sa inyo. Una po, tingnan po natin yung verse 6. Ang sabi niya, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Mighty hands of God, ang sabi ganun, o kapangyarihan, ang makapangyarihan kamay ng Diyos. Kaya sinasabi sa verse 6 na magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat kayo ay dadakilain pagdating ng tamang panahon. Bakit? Sapagkat ang kamay ng Diyos ay makapangyarihan. Kung ang sumasakop sa buhay natin at sa buhay ng ating sambayan ay ang Diyos, wala akong ibang makikipagdigma kundi ang Diyos. Nauunawaan niyo po. Kailangan lamang po tayo ay magpasakop. Ang sabi sa aklat ng Daniel, chapter 9, verse 15, and now, O Lord our God, who brought your people out of the land of Egypt with a mighty hand, and have made a name for you, for yourself, as at this day, we have done wickedly. Yahweh, aming Diyos, ipinakikilala mo ang iyong kapangyarihan ng iligtas mo, ang iyong bayan, mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Hindi po namin ito nakakalimutan. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo. Bakit ang inaalimbawa po ni Daniel dito ay yung pagkaligtas ng Diyos sa bansang Israel? Sapagkat noong mga panahong yun, literal po talaga na nakita at naranasan ng mga Israelita kung papaano ang Diyos humawak sa kanilang buhay. Kung papaano ang Diyos na nakipaglaban at nakipagdigma sa bansa ng Ehipto. Kaya po ang mga Israelites ay naging matagumpay habang sila ay naglalakad patungo sa lupang pangako ng Diyos. Lahat ng kanilang dinaan ng bansa, lahat ng nakanilang naging nakipagdigma po sila, Diyos ang nakipagdigma para sa kanila. Kaya nga po meron po silang nakamtan na katagumpayan. So, ulitin ko po, makapangyarihang kamay ng Diyos. Pasakop po tayo sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Pangalawa, dahil tayo po ay may communion pa sa verse 7, ang sabi po sa verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Casting all your anxieties on Him. Ipagkatiwala ang kabalisahan. Kung ikaw ay nababagabag, kung ikaw ay nababalisa dahil sa iba't ibang uri ng nararanasan mo sa iyong buhay, meron kang sakit at karamdaman, at magpahanggang sa ngayon ay patuloy mo itong nararanasan, ang sabing ganun, ilagay mo lang, ipagkatiwala mo lang ang iyong kabalisahan sa kamay ng Diyos, at ang Diyos na ang bahala dyan. Kung ikaw ay balisang-balisa at hindi mo alam kung paano ka makakabayad ng iyong utang, hayaan mo lang. Ilagay mo lang sa kamay ng Diyos ang lahat at ang Diyos ang gagawa ng himala upang makalaya ka sa ganyang uri ng iyong pagkakautang o yung sa sitwasyon ng iyong buhay. Kung ikaw ay may sakit at karamdaman, ilagay mo lamang sa kamay ng Diyos at ang Diyos ang siyang magpapagaling para sa iyo. Kung ikaw ay mayroong kabuguhan, ilagay mo lamang sa kamay ng Diyos at ang Diyos ang magbibigay ng tagumpay para sa iyo. So yun po yun. Ang sabi sa Hebrew chapter 13 verse 5, give your life free from love of money and be content with what you have, for He has said, I will never leave you nor forsake you. Ang sarap po ng pakiramdam na ang Diyos
Diyos mismo ang nangako, ano po? Huwag kayong magmukhang sarapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Di ba? Kapag ka ang isang tao ay tunay na merong pagkatakot sa Diyos, kapag ka ang isang tao ay merong tunay na pananambahan na pagtitiwala sa Diyos, yung Diyos na yan mismo na yung pinaglilingkuran, yung Diyos na yan mismo na yung sinasamba, ang siyang nangako sa'yo na hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Malagay ka man sa alanganin, malagay ka man sa panganib, dahil ang Diyos ang kasama mo, siya pa rin ang patuloy na magpapatupad sa kanyang mga pangako para sa'yo na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan man. Dumating man sa buhay mo ang pagbagsak ng iyong buhay, subalit tandaan mo na ang kamay niya ay laging nakaabang upang ikaw ay kanyang abutin at muli kanyang ibangon at itayo sa iyong kinalalagyan upang muli mo siyang sambahin at purihin at mapatunayan lamang niya sa iyo ang kanyang pangako na hindi kanya iiwan, na hindi kanya pababayaan. Pangatlo, ang sabi po sa verse 8, basahin po natin ang verse 8, humanda kayo at magbantay, ang tiyablo na kaaway ninyo ay parang leyon o mga atungal at aaligid na humahanap ng masisila. Ayan po ang pangatlo po. Throw around seeking someone to devour. Aali-aligid at humahanap ng masisila. Ito po ang tiyablo. Palibhasa, ang tiyablo ang trabaho niya ay silipin at bantayan ang tunay na mga mananampalataya. Kaya ano pong sabi? Para siyang leyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Ibig sabihin, kung makikita po niya na ang isang tao ay tunay na lingkod ng Diyos, kapag nakita po ng diablo na ang isang tao ay tunay na sumasamba sa Diyos, ang gagawin po niya, humahanap po yan ng butas. Lahat ng butas ay kanyang sisilipin, masira ka lamang at maibalik ka lamang sa dati mong buhay at sa dati mong pagkatao. Ito ang sinasabi ng Biblia. Magmatsyag tayo at magbantay sapagkat ang sabing gano'n, ang ating kaaway ay katulad ng leyon o maatungal na naghahanap ng masisila. Humanda kayo at magbantay, ang diablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at ali-aligid at humahanap ng masisila. So alam niyo po ba yung mga tao na gumagawa ng dahilan para sirain ka? Yung gumagawa ng paraan kahit wala kang ginagawang masama? Diablo po yun. Hindi po siya yun. Nakakalungkot lang kasi kung minsan ang madalas na ginagamit ng demonyo ay tahasan yun, demonyo talaga yun, no? Ay yung mga taong nakakakilala sa Diyos upang saktan ka, upang mapanghinaan ang iyong kalooban. Yun minsan ang madalas. Kung sino pa po yung mga tao na kung saan ay sinasabi nilang taong simbahan, kung sino pa po yung mga tao na sinasabi at nire-respeto at kinagalang natin, ay yun pa ang gagawa ng paraan para sirain ka, wasakin ka at muli kang ibalik sa dati mong kalalagayan. Tandaan po natin na ang Diyos ay He is a God of restoration. He is not a God of condemnation. Siya ang Diyos na nagre-restore ng buhay. Kaya nga, anong ginagawa ng tiyablo? Binabalikan yung nakaraan ng buhay para sirain ka. Ang masakla pa nga eh, kapwa Kristiyano mo pa ang gumagawa? Hindi ba pwede kapatid na maging masaya ka sa tagumpay ng iba?
sirain mo ang tao. Tandaan natin na ang lahat ng yan ay may hangganan at mananagot ka sa Diyos. Mananagot po tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Tandaan po natin, ang bawat Kristiyano ay dapat nagpapanalanginan sa isa't isa. Hindi nagsisiraan. Nauunawaan niyo po, ang bawat Kristiyano dapat po ay naghahawakan ng kamay upang magpalakasan sa isa't isa. Hindi yung ikaw mismo na tinitingala, ikaw mismo na kinikilala ang gagamitin ng demonyo, ng tiyablo, para sirain yung kapwa mong manggagawa. Hindi ho maganda yun. Mananagot po tayo sa Diyos sa tamang panahon. Hindi man natin ngayon maramdaman, sa darating na panahon, mararanasan mo, kapatid at kaibigan, ang ganti ng tadhana sa iyo. Kaya ngayon pa lamang, dapat unawain po natin na huwag tayong magpagamit sa tiyablo. Hindi porque tayo ay Kristiyano na, tayo ay natakot na sa Diyos, tayo ay nangangaral na ng salita ng Diyos, minsan tayo pa ang ginagamit ng tiyablo para sirain at ibagsak yung kapwa nating manggagawa. Minsan tayo pa ang ginagamit ng tiyablo upang sirain, wasakin at ibagsak ang kapwa nating Kristiyano. Hindi ho tama, ano po? Tanda kaya nga anong sabi? Magmatsyag kayo at magbantay sapagkat ang kaaway ninyo ay parang ngayong umaatungal. Aali-aligay at naghahanap ng masisila. Sana naman mas matatanggap ho natin kung ang kasiraan ng iyong buhay ay manggagaling sa sanlibutan. Huwag sana sa loob ng sambahan. Nauunawahan po natin. Dapat ang paninira ay magmula sa sanlibutan. Maiisip po natin at matatanggap natin ang bukal sa ating kalooban na kaya siya naninira sa iyo dahil ang buhay niya ay para sa tiyablo talaga. Pero ang hindi ho kapanipaniwala at hindi katanggap-tanggap na ikaw na mismong mangangaral ka, ikaw na mismong mas nakakataas, ay yung nakabababa sa iyo ang siyang sisirain mo. Binabalikan mo ang nakaraan asaan ang iyong natutunan sa salita ng Diyos. Nasaan ang natutunan mo sa banal na kasulatan na ang Diyos ay nag-re-restore ng buhay. Ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Nasaan ang iyong natutunan at bakit nagpagamit ka sa tiyablo na parang leyong umaatungal na aali-aligid at naghahanap ng masisila. Katulad din po natin kapwa Kristiyano, kapwa mananampalataya, tandaan po natin na ang loob ng simbahan, tayong lahat na naririto, tayo po ay gagamitin ng Diyos para sa ikalalakas ng ating kapwa. Hindi para sa ikahihina nila. Hindi para sa ikababagsak nila. Kundi gagamitin po tayo ng Diyos, magpagamit po tayo sa Diyos para sa kalakasan ng bawat isa sa ating bilang tayo ay mga mananampalataya. Nauunawaan po natin, huwag po sana tayong magpagamit sa tiyablo na katulad siya ng isang leyong umaatungal at naghahanap ng masisila. Ang tiyablo kasi, tingnan niyo po yung time na si Satanas ay humarap sa Diyos. Ang sabi ni Satanas nung time na sinubok niya si Job, ang sabi po ng Diyos, ngayon anong ginagawa mo? Ang sabi ni Satanas ay wala, paruot pa rito. Kaya huwag hong hayaan na ang isipon po ninyo at ang inyong puso ay mabakante. Oh, tandaan po natin kasi doon ho pumapasok ang tiyablo. Ang sabi niya, nakikita mo ba si Job? Siya, ipinagpalaki ng Diyos si Job eh. So doon siya sinubok, di mo ba? Kasi nakipag-usap ang tiyablo. Dito po tayo sa paruot pa rito. So ibig sabihin, naghahanap po talaga siya. Wala siyang ginagawa. Kaya anong ginagawa niya? Naghahanap
hinaharap siya ng Kristiyanong gusto niyang sirain at wasakin ang buhay. Nakukuha pong atin, sana wag tayo ang magpagamit sa kaaway. At sabi nga ng isang pastora, hindi ang kaaway ninyo ay yung tao, kundi yung espiritu na nasa kanya. Ang nakakalungkot po, bakit kailangan Kristiyano pa, manggagawa pa ang gamitin ng Diyablo? Bakit? Kasi hindi siya nagbabantay sa sarili niyang pananampalataya sa Diyos. Hindi siya lumulod sa Diyos. Hindi niya binabantayan ang kanyang tunay na pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya ang nangyayari sa kanya, nagagamit siya ng kaaway. Huwag pong mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung wala po tayong ginagawa at nasa bahay lamang po tayo, magbasa po tayo ng Biblia at manalangin. The best po yan para makontrol po ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos ang ating mga buhay at hindi po tayo mapasukan ng kaaway. Yun po lamang ang paraan. Ano po? Yan po yung pangatlo. Ano sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 17? But the Lord stood by me and strengthened me so that through me the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it. So I was rescued from the lion's mouth. Ayan. Ngunit, pinapatnubayan ako ng Panginoon at binibigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Niligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Yan, di ba? Masarap po yung ganung angkinin na nililigtas po tayo ng Diyos sa tiyak na kapahamakan na darating sa ating mga buhay. Kaya nga, anong sabi? Magbantay tayo at magmatsyag sapagkat lahat ng paraan ay gagawin ng Diablo para ikaw ay subukan. Minsan nga, bagong mananampalataya ka pa lang, gumagawa na ang Diablo ng paraan para muli kang ibalik sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Iba't ibang uri ng pagsubok ang ibinibigay po sa atin. Subalit, anong sabi? Kailangan po natin mag-matyag. Pang-apat, at ito po yung ating panghuli, pang-apat. Sa kabila ng lahat, kinakailangan po natin labanan ang Diablo. Resist him firm in your faith. Labanan ninyo siya at magpakatatag sa inyong pananalig. Ayan. Paano natin malalabanan ang Diablo? Ulitin ko po, malalabanan lamang natin ang Diablo kung tayo'y babad sa panalangin. Malalabanan lamang po natin ang Diablo kung tayo'y babad sa salita ng Diyos. Hindi tayo matutukso, hindi tayo magagamit ng Diablo para silipin yung ating kapwa mananampalataya. Hindi tayo magiging kasangkapa ng Diablo upang sirain yung kapwa nating mananampalataya. Bakit? Babad ka sa kapangyarihan at presensya ng Diyos. Kaya nga, anong sabi? Kapag ka ikaw ay babad, labanan mo siya, palayasin mo siya sa buhay mo. May kapangyarihan ka sapagkat ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Tingnan po natin sa Ephesians chapter 6 verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic power over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly place. Ayan, di ho ba? Tama po siya. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukmong
ating papauwi. Yun po ang ating kalaban. Hindi po ang kapwa nating Kristiyano. Huwag natin kalabanin ang kapwa nating Kristiyano. Ang spiritual na kikipaglaban, pakikipaglaban sa Diyos ay yung ating pagbulog sa Kanya. At ang sabi ng Panginoon, di ba kanina, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya sana ang buhay ng bawat isa sa atin ay magpasakop po tayo sa Diyos. Christians need not fear to the devil. The Lord has given the power to stand against him by being firm in your faith. Ang bawat Kristiyano ay hindi po tayo dapat matakot sa diablo. Bagkus manindigan tayo, tumayo tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Sapagkat muli po ang Diyos ay nangako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan man. Ano man yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, sirain ka man at wasakin ka man ng iyong mga kapitbahay, gusto kang patayin ng kapitbahay mo, ang Diyos pa rin ang mag-iingat at co-protection sa'yo. Sirain man ang karangalan mo ng mga taong naiinggit sa'yo, hindi pa rin sila magtatagumpay sapagkat ang Diyos ay nangako, hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan man. Nakalukmok ka sa mga panahon ito dahil sa tindi ng mga pagsubok na dinaranas mo. Tandaan mo lang na ang Diyos ay nangako sa'yo, hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan man. Angkinin mo lang ang pangako ng Diyos at ito ay magkakaroon ng katuparan. Hirap ka na sa buhay mo? Mabigat, masyado ng mabigat ang nararanasan mo? Ibigay mo at ipagkatiwala mo sa Diyos. Tumayo ka base sa iyong pananampalataya sa Kanya sapagkat ang Diyos ay nangako para sa iyo na hindi Kanya iiwan at hindi Kanya pababayaan man. Kung ang isang ina ang sabi ng ganon ay nag-iwan ang kanyang anak, subalit ang Diyos kailanman ay hindi Kanya iiwan. Kung ang isang ina ay nakalimutan ang kanyang anak, ang Diyos kailanman ay hindi Kanya makakalimutan. Sapagkat si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Buhay ni Jesucristo ang inalay niya upang ikaw ay magkaroon ng isang buhay na matiwasay at kaaya-aya sa harapan ng ating Diyos na buhay. Lahat po tayo ay lumuko at tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos na tapat at mga pangyarihan sa lahat, salamat aking Ama sa kapangyarihan mo na patuloy na ipinagkakaloob mo at pinadarama mo sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko lamang po sa iyo na ang lahat ng mga nakapakinig ng iyong mga salita, patuloy mo pong itong siluhan sa kanilang mga puso upang bumasag ng mga matitigas na kalooban, upang bumasag at magwasak, o Diyos, ng kaisipang punong-puno ng kapulusupuhan sa iyong mga salita. Upang bumasag at humiwa po, o Diyos, sa puso ng kung saan ay patuloy na lumalayo sa iyong kalooban. Dakilang Ama, gamitin mo ang iyong mga salita upang ang kapangyarihan nito ay mapakinabangan para sa kaligtasan ng bawat isang nangangailangan ng kaligtasan. Gamitin mo ang iyong mga salita upang magbigay ng kagalingan sa lahat ng nangangailangan ng kagalingan. Gamitin mo ang iyong mga salita upang magbigay po, o Diyos, nang patuloy na tagumpay sa lahat ng puno-puno ng kabiguan. Ano man ang kanilang dinaranas, dakilang Diyos, gamitin mo ang salita mong ito. Gamitin mo ang pangako mong ito upang magbigay po sa kanila
ng tagumpay sa kanilang mga buhay na mananatili sa kanilang puso at isipan ang iyong mga pangako na kailanman ay hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan man. Silyuan niyo po, O Diyos, sa puso ng bawat isa ang mga salita mo. At hayaan mo na sa aming pagkukomunyon sa umagang ito, samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu. Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka po namin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot na langin. Amen. Muli po ay mapagpalang umaga sa ating lahat.